The whole place is yours. View namin na puro glass pot. Welcome back to your favorite travel and food review channel, Darcy Goes To! Dito kami ngayon sa Loc Tagaytay and located yan dito sa Mendez. Guys, first staycation recommendation namin sa inyo dito sa Tagaytay. At syempre, very excited kaming mag-room tour. I-share sa inyo yung mga things to do pag mag-i-stay kayo dito sa The Loc Tagaytay. At syempre guys, panoorin nyo yung video hanggang dulo ha. Syempre, marami kaming i-share na importanteng details para pag mag-i-stay kayo dito sa The Loc Tagaytay. Yes! Okay. Okay na yung intro natin. Cut muna yun. Magbibilyard na ako. Welcome to our industrial vibe home na full na wall of glass. Dito yan sa Loc Tagaytay. So tara, tumutuloy na tayo. Pagpasok talaga namin, nagandahan talaga kami sa interior na industrial design nila dito. Tapos ang nagustuhan pa namin dito kasi maaliwala siya, kasi high ceiling siya. At yung highlight ng Airbnb dito, yung puro glass walls yung paligid. By the way guys, nagustuhan ko tong sofa nila kasi very cozy. So tara, dito naman tayo sa kabilang side. Kaya sa mga music lovers natin dyan, perfect na perfect sa inyo to. Ayan, kasi meron sila ang drum set. Tapos pwede rin kayo mag-video, okay? Ayun nga, meron silang piano. Talagang kumpleto na rin sila sa entertainment. Ayan, meron din pala silang electric guitar. So first time ko nga pala makahawak. Ang bigat pala nito. Ayan, ang nagustuhan ko rin dito kasi meron silang mga bike na I think, di ko sure kung pwede siya gamitin sa labas. Para siyang Korean bike, o diba, ang lakas makasyala. Kaya pwede rin dito mag-prenup. Ayun. So, dito naman tayo sa side na to. Meron din silang billiard. So, ayan. So, ang dami talagang magagawa dito sa Loc Tagaytay. And dito naman, guys, yung coffee station. So, ayan. Daming choices. Dito naman yung dining area. So, ayan. So, ang lawak na talaga. And dito naman, guys, yung kitchen area nila. Ang ganda talaga ng kitchen area nila. Actually, island type yan. Dito yung stove. Kompleto na rin sila sa cooking utensils. Tapos, nandito yung sink. And meron na rin silang plates and mugs. And actually, meron na rin silang water dispenser. So, no need to bring again. And meron na rin silang refrigerator. Ang astig yung refrigerator nila dahil ang daming alak. Actually, ito, pwede nyo i-avail. Tapos, dito naman yung bar area. So, ayan. Para sa akin, medyo matangkad siya. So, ang ganilaig ko na siya. Kung may upo naman sa kabilang side. Ayan, actually, ayan, malaki nga yung bar nila. Pero, maliit pa rin yung upuan. Ewan ko kung anong mali. Maliit lang ba talaga siguro ako. Ayan, so dito naman tayo sa lanai area nila. Ayan, ito. And dito naman guys, yung lanai area nila. Ayan, for sure matutuwa dito yung mga plantito and plantita natin dyan. So, iba-ibang plants yan. So, ang lawak talaga nitong Loc Tagaytay. Dito, may coffee table dito na pwede kayo mag-coffee or tumambay, mag-chill. Tapos dito naman, may pathway dito papunta sa parking area. So, actually guys, meron din pala ditong bathroom sa ground floor. So, ayan. Ay, nagustuhan ko rin pala to yung ganito. Kasi parang, ano siya, locker siya sa school. Tapos, very vintage. Ang dami nila dito vintage na gamit. Meron nga dito ang mga DVD, VHS, tapos yung mga old na, ano, na camera. Nakakatuwa lang. So, bathroom na pala tayo. So, ayan, dito yung bathroom nila. So, ito yung bathroom nila. Kompleto na rin sila. Meron silang sink, may toilet, and of course, may bidet. Bidet is our life. Tapos, meron na rin overhead shower. And guys, may heater. So, ayan. Panalo kay Darwin pag may heater talaga yung mga CR nyo. Tara, kitin na natin yung second floor. Yan! So, nandito tayo sa second floor. So, meron sila dito ang mini table na pwede rin kayo mag-chill. Actually, meron silang tatlong kama ngayon kasi pwede siya good for 4 packs, 2 to 4 packs. And pwede rin siya pang family kaya ang dami nilang kama. And
double size bed, very comfy naman, tapos yan, meron din silang blanket. Heads up lang pala guys, wala pala sila dito provide na towel tsaka toiletries. So, you need to bring your personal towels and toiletries. Sa side naman ng mga beds, nandito naman yung entertainment area. Actually, meron silang smart TV and PlayStation. Kaya sa mga boys, o kahit ako, mahilig ako sa mga PlayStation. And meron silang full-size mirror. And again, yung bike, yung sabi ko nga sa inyo, meron siya sa baba, meron din sa taas. And ito, meron din silang sofa na very cozy din kasi ang fluffy. For me, achieve na achieve talaga yung industrial ambience nila dito. At yung highlight talaga dito sa Airbnb nila, yung view namin na puro glass walls. So, kitang-kita mo talaga yung ganda ng nature and ang lakas ng dating para sa amin. By the way guys, meron pala ditong bathroom sa taas. So, kung tinatamad ka mag-CR sa taas kasi medyo high ceiling siya, nakakatamad. So, ayan, meron silang bathroom dito. So, nakakatuwa guys. So, ang galing talaga. Tingnan mo yung pintuan nila. Dito pala nakaka-amaze na. Na talagang pang ano, pang tools. So, ayan, pasok ka tayo. So, ayan guys. Ayan, kompleto na rin sila. Meron sila ditong sink, tapos toilet, and bidet. Oh, I noticed pala guys. Yung lagayan ng sink nila, ano siya? Alam mo yung sa patahian na luma. Tapos ito, natutuwa ako dito. Yung parang, hindi mo yung next, na yung normal na parang tubo, pero ang ganda na pagkagawa, nagmamatch talaga in everything sa industrial design. And, syempre, ang highlight din dito, sa Loft Tagaytay, meron din silang bathtub. So, diba? Ang saya-saya lang. So, later, gamitin natin itong bathtub. And, syempre, meron din overhead shower and another heater. So, ayan. Mag-enjoy-enjoy na tayo. Mag-relax. Okay, guys. Dito sa area na to, ito yung coffee station nila. So, andito yung mga iba't ibang coffee machines. Merong espresso, tsaka merong twin cup. And andito yung mga coffee, and dito yung sugar, tapos meron din silang mga ano dito, gourmet tinapa na pwede nyo ring bilhin upon check out nyo. And syempre, gagawa tayo ngayon ng kape. Pero guys, ako to be honest, ha, hindi ako experience, wala akong ganong knowledge pagdating sa mga pagtitimpla ng kape. Pero syempre, andito na tayo, gusto ko siyang ma-experience, diba? Okay game, simulan na natin magtimpla ng kape. Okay guys, so tapos na yung coffee drip. So andito na yung coffee namin, nag-add na lang kami ng hot water, tapos dagdagan na lang natin siya ng sugar. And so guys, don't judge siya dahil first time talaga namin gamitin yung ganyang coffee maker at wala akong ganong knowledge sa pagtitimpla ng mga ganitong kape. Pero sana, beginner's luck, diba? Pinanood lang namin siya sa YouTube sana. Masarap yung timpla namin na kape para hindi sayang. Okay, moment of truth, tikman na natin. Pwede na. Actually, para sa akin siguro nagdala yung coffee talaga eh, na din-drip. And mabango siya, sobrang malasa. And para sa akin, kailangan dagdagan pa siya ng konting sugar dahil hindi naman ako ganun kahilig sa black coffee talaga. Parang medyo matapang pa tsaka mapait. Pero for me, okay na siya. Ang bango, sarap ng lasa ng coffee. Cheers! Nag-succeed tayo doon ha! At dahil dyan, anong masarap gawin? Anong masarap inumin pag nagbo-bonfire? Siyempre, beer. And guys, meron din sila ditong mga available na beer, mga drinks dyan sa refrigerator nila. Bago kayo pumunta dito, pwede na rin kayong bumili sa mga madadaanan nyo convenience store para mas makamura kayo sa mga bibili nyo na beer. Pero siyempre, kung ayaw nyong mahassle or nakalimutan yung bumili, meron sila dyan sa refrigerator. Cheers! Tara, bonfire na tayo! Cheers! Sarap mabuhay! Cheers! Tamang chill lang, tamang inom ng beer. Sakto ang ganda ng panahon, diba? Medyo malamig, tapos mainit-init ng konti yung bonfire, di ba? By the way guys, yung bonfire nila is upon request. So pag nag-check-in kayo,
i-maximize nyo na yung mga amenities dito, yung mga things to do like yung bonfire. So, 300 pesos lang naman siya and ano ba naman yung ma-experience mo yung bonfire sa Tagaytay, di ba? At syempre, amang chin, amang kwentuhan kasama yung mga tropa. And guys, madali lang kasi yung bonfire is sila naman yung magsiset up para sa'yo. Malamig yung panahon. Actually, kanina, umulan nga. So, akala namin dito yung makapag-bonfire. Tapos looking forward para mga bonfire sa Tagaytay. Ah, sabi ko na ako, mag-bonfire tayo kaso umulan. Ibuti na lang huminto na yung ulan. Ah, sakto. At least pinagbigyan pa rin tayo, okay. Di ba? Wala lang. Nakakatuwa lang pagbasa niyo apoy. Ako rin basta pag pinapanood ko yung apoy. Parang nakaka-relax talaga panoorin yung apoy. Tapos andito pa yung mga ibang kahoy. Yan, parang sakaling... Sabi kasi kuya, iwan na lang ibang kahoy. Kasi gusto namin maglagay-lagay na. Nga. Wala parang mga bata naglalaro ng mga kahoy-kahoy. Tama. Fire blaster. Fire blaster. Okay guys, time check. It's 11 PM na dito sa The Loft Tagaytay. And kita nyo naman yung view natin. Sobrang ganda ng view dito ng The Loft, di ba? Sobrang nakaka-relax at sobrang tahimik dito and mas lalo kong na-appreciate yung view niya dahil ang lakas talaga ng dating nung mga purong glass walls niya, di ba? Tsaka ganda nung lighting sa loob. So ayun yung view natin guys. Maya-maya matutulog na kami guys. Good night! Morning guys, time check 6 AM pa lang and dito grabe yung liwanag, parang mga nasa 8 or 9 AM na dahil since puro glass nga yung mga walls natin, yung sunlight pasok na pasok dito sa loob, kaya kung tulog is life ka talagang magigising ka rin ng maaga, so I suggest magdala kayo ng mga pang cover nyo sa mata para hindi kayo maabala or magising kagad ng liwanag ng araw kahit ganito 6 AM pa lang, maliwanag na talaga. So, okay lang dahil buti na lang parang mas maaga pa siya sa alarm clock dahil maaga yung call time natin kasi need pa natin mag-shoot ng mga vlogs. Hindi ko rin ina-expect na since walang aircon and electric fan lang yung meron dito sa Airbnb, hindi siya ganun kainit actually. Yung kagabi nga medyo gininaw na kami kaya nagkumot na kami. Nung matutulog pa lang kami, sabi ko, hindi ko gagamitin yung kumot dahil hindi ko paramdam yung lamig. Pero nung mga bandang madaling araw na kahit electric fan lang, talagang napagamit kami ng kumot dahil malamig yung panahon. So, okay lang kahit walang aircon. Okay, mag-coffee muna tayo since dito tayo sa Tagaytay and ito yung the best gawin din dito sa The Loft. Okay guys, yung rate ng overnight stay dito sa The Loft, if 2 to 4 packs kayo, 5,500 pesos yan. If may excess naman, 700 pesos per head. Kung family kayo or magbabarkada, pag 10 packs kayo, 9,800 pesos yung overnight stay. Siyempre, 700 pesos pa rin yung excess per head. Siyempre, yung advantages niyan at inclusion niyan is the whole place is yours. Tapos, may parking dyan, kasya 4 na kotse. Siyempre, ang lawak ng space mo. Meron silang
mga musical instruments, and meron din silang unlimited brewed coffee. Syempre, self-service yan. Tapos, walang aircon dito, pero guys, bawat sulok niya, sobrang dami ng mga malalakas na electric fan. Tsaka, hindi naman ganun kainit dito since nasa Tagaytay tayo, kaya medyo malamig-lamig yung panahon. Mabilis yung internet nila, may wifi, so pwede kayong mag-work from home dito. Syempre guys, pag nandito kayo sa The Loft Tagaytay, i-maximize nyo na yung stay nyo, diba? So meron silang mga other add-ons like may billiard, merong bonfire, meron din silang in-offer na massage. At syempre guys, para sa mga couples natin dyan, kagaya namin ni Hershey, meron kaming recommendation, meron silang Black Box, so pwede kayong mag-staycation doon. Para siyang tiny homestay or container siya na syempre pag anniversaries, pag mga monthsaries, magandang mag-stay doon. At syempre mas affordable yon since para sa mga couples, di ba? Magandang ma-experience nyo rin yung mga unique accommodations, especially dito sa Tagaytay, di ba? The best mag-staycation dahil habol natin yung panahon, tsaka masarap na bulalo. Okay. Okay guys, meron pa akong isa pang recommendation. Actually, itong Airbnb, itong place na to is perfect din para mag-prenup. Kung gusto nyo yung mga modern structure na vibe or industrial vibe na theme. So, perfect tong The Loft. And guys, kung ito na yung sign na hinihintay nyo, magpakasal na kayo. Sana all. Sana all. Sana all. Ayan, shout out kay Kuya Owen guys. Siya yung nag-assist sa amin dito sa loft. Magmula check-in hanggang mag-check-out kami. Solid si Kuya. Taga-tagig si Kuya, no? Hello guys, sa mga followers ni Kuya, maraming salamat sa'yo. Okay. God bless. Thank you po. Mahilig ka bang mag-travel? For safety of everyone, always wear a mask. At syempre, yung mga magandang destinations. Osaka, Japan. Boho! Taiwan. Cebu, here we go. Tara Park. Let's catch some waves. Saya naman dyan! Langoy na tayo. Ready? One, two, three. Safe travel! Ito ang totoong unwind. O kain. Magta-travel tayo for food. Kain tayo! You want that? Gusto mo? Walang problema. Halal main food for all. Yes, Kobe beef. Non-stop street food. Oh, juicy. Sarap, sarap. Sushi! Yan ang sinasabi ko. Tara, mag-food trip pa tayo. Welcome to your favorite travel food review channel, Darshi Goes To! Kain o travel? Pagsabayin natin! The Power Staycation, dito yan sa Loft Tagaytay, dito yan sa Mindez. And thank you guys for watching and syempre, don't ever forget to subscribe! Nakatulong na naman kami sa travel destination, yung food trip adventure, and syempre, another staycation ideas! And syempre, comment below where you like us to go next. Yan guys, to be honest, sobrang na-amaze talaga kami dito sa design ng Airbnb na to. Especially, napaka-unique nung idea nila yung glass walls talaga, no? Very industrial talaga ang lakas ng dating, no? Guys, make sure i-follow natin sa Facebook page si Loft Tagaytay para updated kayo sa mga promos and rates nila, di ba? Tsaka para ma-experience nyo rin yung Loft Tagaytay, di ba? Kaya guys, sobrang na-enjoy namin yung staycation namin dito dahil ang daming mga entertainment. Merong music instruments, merong billiard, nakapag bonfire kami. At saka syempre iba talaga mag-staycation sa Tagaytay dahil maganda yung weather, di ba? Kasi malamig. And maraming masarap na kainan na bulalo. Thank you guys for watching. See you our next video. Nasaan tayo punta after nito? Bulalo. Bulalo na naman. Syempre, Tagaytay ka ni. Sayang yung gas tsaka tol. Oh, tara na.